أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Pinapasin ko lang na po ang ating tumba sa mabiyayang araw na ito ng Yomong Jum'a sa pagpapaalala sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa banal na tao, patungkol sa pagkawa ng kanyang sabi o kayo'y mga mananampalataya. Matakot kayo kay Allah ng takot na naukol sa kanya at huwag niyong hayaan dumating sa iniwang kamatayan maliban kayo ay mga Muslim. Ito ang goal, this should be the goal of every Muslim to live as a Muslim and to die as a Muslim. Wala na po tayong ibang goal kundi dito. Kaya parati natin pinapalahanan po ating sarili, mabuhay tayo bilang Muslim at iwanan natin ang mundong ito bilang mga Muslim. Ang ating pong kutba sa araw na ito ay patungkol sa kaya-ayang buhay. Pag sinabi kaya-ayang, of course, nakakibay mo yan. Kasi nanirus niya. O sang-sang niya, maligaya ang buhay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi min shaitanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ang sino mang gumawa ng isang maduhin maging isang lalaki man o isang babae, mapalalaki man o mapababae man,
gumawa ng matuwid sa mamatayan siya ay isang sumasampalataya. Alagay mo. Eh, walang kwento yung paggawa ng mabuti kung hindi ka naman sumasampalataya. May mga taong ganyan yung gumagawa ng kabutihan, hindi naman naniniwala sa Diyos. Sa mamaanan siya ay sumasampalataya, ay talagang pamumuhayin nga namin siya ng isang kaaya-ayang buhay. Hayatan tayo. Kaaya-ayang buhay. At talagang garantihan na namin sila ng kabayaran nila ng higit na magaling sa kanilang ginawa. Ibig sabihin, gumawa ka ng kabutihan, lalaki ka, babae ka, pareho lang yun. At ikaw ay isang sumasampalataya, mananampalataya, ano pangako sa atin ni Allah, bibigyan tayo ng kakaya-kaya ng mamuhay. At gagantihan, He will reward us ng kabayaran higit pa sa kanilang nagawa. Ganun siya ang masurahan ng tala, yun ang pangako niya sa atin eh. رِجَالٌ لَا تُلْحِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Men whom neither train nor seem diverse from the remembrance of Allah. Mga sumasampalataya na hindi pinagpapalit sa anumang pakinabang, sa anumang negosyo, sa anumang pakinabang material. Ang pag-alala nila kay Allah, ang pagsasagawa nila ng sala, at ang pagbibigay nila ng saka. In other words, yung kanilang ibada, yung kanilang pagsasagawa, hindi pinagpapalit sa anumang bagay. They fear a day when hearts and eyes will be overturned out of the horror of the torment. Kaya ang sabi, that Allah may reward them according to the best of their deeds and add even more for them out of His grace, and Allah provides without measures to whom He wills. Na sila'y gagamitin pala ni Allah ayon sa kanilang mga nagawa. At karagdagan pa doon, may karagdagan pa sa kanilang gantimpala mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah ay naglalaan at nagbibigay ng walang limitasyon sa kanyang maibigan. In other words, gagamitin pala ayon ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung tutumpasan kung anong nagawa mo. Masigit pa doon. Hindi ka tulad dito sa mundo. Kung yung ginawa mo, eh, ang ibibigay sa iyo, mas sumat na doon. Katrabaho ka 8 hours a day, ibibigay sa iyo. 8 hours a day. So may kanyang pala hinahanap ng bawat pananampalataya. Kaya na, ganito yung pangamatiwan natin sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos, mag-iigis. Eh, ba't yung gumagawa ng mabuti? Wala naman pala kayo ngayon asahan na magkagawa ng gandang pala sa mga kamutihan na gagawa ninyo. I don't want to be stupid. Nagkagawa ko ng kamutihan, ngayon wala naman pala gandang pala na inaasahan o ikagawa. Kaya ngayon tayo, minimotivate ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawang kabutihan na ating nagawa sa mundo nito, may kaakibat ng gantimpala na nanihintay sa atin at higit pa sa mga nagawa nating kabutihan. Itong pangako niya, itong dapat natin tandaan, lalaki, babae, gumagawa ng matulit ng kabutihan, siya'y habang siya'y sumasampalataya, ibigyan ng kaaya-ayang buhay. Ano ba yung kaaya-ayang buhay? Sabi sa tafsir ng Qadir, sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, ang kaunang unang-unang
kaulugan ng kaaya-ayang buhay ay yung pagkakaroon ng contentment sa sarili. Kontento ka. Ngunit ang ipopokus natin ngayon, kung tayo ay pinakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaaya-ayang buhay, may karapatan din tayong lumigaya. Happiness. Pwede rin natin ma-achieve sa patong ito. Ano yung mga bagay, reason, kung bakit hindi natin nararanasan ang kaligayahan o nagiging dahilan upang hindi tayo lumigaya? Ito po yung ating titingnan. May mga bagay na nagiging dahilan upang hindi tayo, hindi natin maranasan kaaya-aya ng buhay. Hindi natin maranasan, nagiging dahilan kaya tayo hindi nakakalasan sa kaligayahan bilang isang nananampalatayan. Eh may pangako siya. May pangako siya. Sa mga sumasampalataya, sa mga gumagawa ng kabutihan, mapalalaki man o mapababae, habang siya'y sumasampalataya, nangangako siya na nabibigyan tayo ng kaaya-ayang buhay. Eh bakit may mga mananampalataya na hindi nangangasan ng kaaya-ayang buhay? Ating tingin isa-isa. Ano ang lunas? Una, walang control. May sinasabi, let go of wanting to be in control. Yung wants, yung pangnanasa. Naranasan sa naman natin na ang lahat kinokontrol natin, gusto natin makontrol ang sino pa man, o ang lahat ng mga sitwasyon, o ang lahat ng mga bagay, gusto natin makontrol, gusto natin masunod ayon sa ating plano. And in the end, hindi nagagalang, hindi natin makontrol. Yung tao, gusto mo ganitong gawin, pero hindi, in the end, hindi nagagana o nagagawa yung gusto mo. May ganun tayo. Ano? Ugali. We want to control everything as if ang piling natin, sasabihin natin, ang pagaling natin, at control namin ang lahat ng mga bagay. Ang problema, you forgot that you should first and foremost ilaan natin ang pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kanyang sinabi, Rabbul Mashriqi wal Maghribi, la ilaha illa huwa, fattakhidhuhu waqila. Siya ang Panginoon ng silangan at kanluran, walang yusundi siya, kaya gawin mo siya na pinagkakatiwalaan. Kay Allah, ilaan natin ang buong pagpatiwala. Kapag may plano tayo, gawin natin ang dapat. Ngunit ang pagtitiwala, trust, ilaan natin kay Allah. Hindi yung sarili mo lang diskarte. Kaya let go of wanting to be in control. Dapat matandaan natin ito. Let go of complaining. Pag sinabing let go, alisin na natin. Tanggalin na natin. Let go of complaining. We always complain. Complain tayo ng complain. Kapag may kapalpakan na nangyari, ang kinukomplain natin, eh kasi siya, eh kasi ito eh, eh kasi ganito. O kaya, hindi ka na nagpapasalamat, ang lahat na lang, araw-araw na lang, reklamo ka ng reklamo, hindi ka na marunong magpasalamat. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Lain ta'addana rabbukum lain syakartum la'azidannakum وَلَعِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِهِ لَشَجْرِيدٍ. Talagang kung nagpapasalamat kayo, ay talagang magdaragdag na ako sa inyo sa biyaya. If you give thanks, I will give you more. O naman meron tayo, ay magpasalamat natin. Naitalakay natin ito dati. Hold on what I have provided for you. Pagbigyan mo ng pagpapalaga kung magkagaya na ano mong ibinigay ko sa iyo. O
di magpasalamat tayo sapagkat siya mismo na ngamoy. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, dalagdagan pa ang mga biyaya mo. E ang problema, complain tayo ng complain. Nagiging dahilan, kaya hindi natin maranasan, maramdaman yung kaaya-aya ng buhay, yung kaligayahan na ipinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Let go of criticizing others. Meron naman, ugali tayo, wala tayong ginawa kundi mag-critics ng iba. Wala ka nang ginawa kundi tumunan ng iba. Puna ka ng puna, husga ka ng husga, yung mali ng iba, iniintindi mo. E nakalimutan mo sa sarili mo. Hindi mo tinitingnan eh, ikaw na maraming pagkakamali. May ganyan tao eh. Wala nang nakita sa'yo, kundi yung mga mali mo. Parang wala nang nagawang mabuti. Let go of criticizing others. Siguro sa mga natutunan ko sa buhay, ayaw ko nang kasama yung mga taong wala nang ginawa, kundi tingnan ang aking mga mali. Nakuha mo. Walang kwenta yung ganun tao kasama mo. Wala ka nang ginawang mabuti. Ano ba naiinig ka ba sa akin? Kasi yung taong naiinig, mahirap din. Sa taong naiinig sa'yo, eh kahit anong gawin mo, maganda man, o mabuti man, o masama man, wala kang kwenta sa kanya. Hindi ba? Ganun taong naiinig eh. Sa puso. Sa taong naiinig sa'yo, the more na gumagawa ka ng tama, the more na nag-uisip siya. Kaya iwasan din natin yung critics tayo, yung critics. Wala na tayong ginawa, kundi punahin ang mali ng iba. Blaming others for what you don't like in your life, may nangyari, ayaw mo. Imbis na sisihin mo sarili mo, sinisisi mo iba. Eh kasi ikaw eh. Eh kasi siya, manilisi. May ganun tao, wala nang ginawa, manilisi. Stop criticizing others. Pag umalpak, tanggapin mo. Umalpak ka, tanggapin natin. That we should not blame no other but yourselves, ourselves. Wala naman masama eh. Natanggapin natin yung pagkakamali natin. And then, kaya masabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, من عمل صالحا فلنفسه ومن عصى فعليها ومن ربك بظلام للعبيد. Ang sinumang gumawa ng mabuti, ito ay para sa kanyang kapakanan. Kapakanan ng kanyang sarili. At ang sinumang gumawa ng masama, ito ay para sa ikasasama ng kanyang sarili. Ang iyong Panginoon ay hindi mapalingin sa kanyang mga lingkod. Kapita mo ito. Pag gumawa ka ng mabuti, hindi naman magalagdag ng kalulatian nyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag gumawa ka ng masama, lalaki mawawala sa kanya, hindi lang hindi ka mabawasan ng kanyang kalulatian. Yan ang pagkakaiba ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ng pagpapakilala ng Quran. Pagdating sa Diyos, kumpara sa pagpapakilala ng Biblia, pagdating sa Diyos. Ang kabutihan gagawin natin ay para sa kabubuti ng ating sarili. At ang kasamahan gagawin natin ay isa'y kasasama din ng ating sarili. Yan ang ating tatandaan ng mga kamatayan. Let go of low esteem. Ito ngayon. Low self-image. Self-defeating mindset. Self-pity. May ganun tayo magali. Yung tingin mo sa sarili mo, mababa. Yung tingin mo sa sarili mo, kasi siya mataas. Kasi siya magaganda. Wala, wala akong sili. May self-pity kayo. Parang tinitingnan ang yung sarili mo bilang mababa. Di ba? Yung panatihan, nakakaawa. Pati ikaw naawa sa sarili mo. Kasi ang tingin mo, nananakit ang ibang tao lang sa iyo.
parating nananakit ang tao laban sa isa. Lalo na sa mga non-Muslim. Babanggit ko lang, karanasan sa atin ito, meron tayong sobrang sa ating sarili. Dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki, dito tayo nagkamalay, nagkamula, dito tayo ay aral. Kaya lang natataka ako, palibasa kasi yung mga tao dito, alam na yung aking mga magulang, aking mga lolo-lola na nag-alala sa akin ay galing yung sasama. Eh, may discrimination eh. I feel this discrimination. Yung mga taga-Mindanao, giving na yun eh, tanggap mo na eh. Taga-Mindanao nga, punta ka sa Mindanao, tanggap mo yun eh. Alam mo, madi-discriminate ka eh. Kaya lang mo sa katulad natin, I was born here. I grew up here. I speak their language. I think like them. I act like them. And yet, discriminated ka pa rin. And yet, inaapi ako ka. Ay, ano pala kayo? Dugunpustis pala kayo. Ay, ganito. Ay, walang weta ang tao. So, ganun din tayo eh. Apin natin para tayo ano eh. Api, mababa. Kaya, hindi naman sa pagpupuot ng bangbang eh. Kaya, naging ganito tayo ngayon eh. Alhamdulillah, malamang naging nagdin yun. Kaya naman yung guys natin, hindi ito dapat eh. Hindi dapat sa bawat sandali ng buhay mo. Eh, ituring mo ang sarili mo, basang sisiw, o kawawa, o kaababa. Mali yun eh. Lalo na sa mga harapan ng mga hindi Muslim. Because you really are better than that. Sapagkat ang sabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين عملوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Verily, tandaan natin ito ha, ikaw Muslim ka, palibasa sana ng pamamalan ng baka ni Allah. Verily, those who believe. Katotohanan sa mga sumasampalataya and to righteous deeds at gumagawa ng kabutihan. They are the best of creatures. They are the best. Ako pala the best. Ikaw pala the best. Tayo pala the best. Sa pinipaningin ng mga sukarata. Kaya, ikaw, lalo na sa kitna ng mga hindi umikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na huwag mangyari, ituring mo ang iyong sarili na ikaw ay kababa. Ikaw ay kawawa. Ikaw ay marapas ng sisi. Nilalahit-lahit ka lang nila. Hindi dapat ganun ang Muslim. Mataas ang kanyang self-esteem. Ang Muslim ay sense of pride. Bakit? Meron akong alam na hindi mo nalalaman. Ano yung nalaman mo? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pakaalamin mo muna o tao. Pakaalamin mo na walang dapat sambahin maliban kay Allah. Nalaman mo yan! Nalaman mo yan! Nalaman natin lahat. Kaya ang sabi ni Allah, you are the best of all creatures. Okay, tayo na ito. Saan niya siya? Nagsasabi sa atin ito eh. Saan nagbigay sa atin ito? Eh, hindi mo alam yung nalaman ko eh. Pinaka-importante ang dapat malaman ng tao. Nalaman ko. Ano yun? Sino ang dapat mong sambahin? Tingnan nyo. Yung mga naka-experience na nakasasa natin sa pagdadawa. Di ba tinatanong natin sila? Sino sinasamba mo? Hindi pala pala nakilala hanggang ngayon. Pumuti na yung buhok niya. Hindi alam kung sino sinasamba niya. Kaya pag mananampalataya ka, nandoon kapatid, mataas, high esteem. Hindi tayo nagmamayamang, hindi tayo nangahapi, pero huwag tayo mapakaba sa harapan, lalo na sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Let go of impressing others. May mga tao na walang nang ginawa, kundi
ma-impress na lang, purihin na lang yung ibang tao, yung buhay niya. Puro mapuri sa isang tao. May ganun tao eh. Impressing others brings stress. Nang pagaliping ka ng politician, wala ka lang ginawa kundi Your Eminence, Your Highness, wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi mag-bless yung boso mo, mag-bless yung amo mo, everything. Whoever, sabi ni Prophet Muhammad sa salam, whoever speaks, tayo din pala nagbibigay ng impress, we want to impress others also. Alasin natin, I'm reminding myself, tayo na gusto rin natin ma-impress yung iba. Pag hindi naman sila na-impress, parang nagugusin tayo. Ito ngayon ang ako naman ng mga tupan. Siguro isasama ko lang sa sarili ko eh. At naway protektahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ang mga anbiya, alam niyo ang mga propeta. Isa sa mga malaking problema ng mga propeta, alam nila, they will say something that others don't want to hear. Right? Mahirap yun. Doon mo magsasalita ka sa laban ng tao. Prepare pa lang. Sa una pa lang, alam mo na. Yung sasabihin ko, alam ko, ayaw nilang marinig. Pero dapat kong sabihin. Ganun ang unang-unang problema ng propete. Magsasalita sila ng mga bagay na ayaw marinig ng tao. Because they are not to entertain people. Hindi sila para magpatawa sa tao. They are not to entertain people. They are not to impress other people. Wala silang pakialam kung ma-impress ka o hindi. Wala silang pakialam kung ikaw ay maali o hindi. Sapagkat hindi naman ganun ang kanilang layunin. Ang kanilang layunin is what? To give news to people. And to serve as one. Give warnings to people. Ganun dapat tayo mga tumating. Kaya, siguro masasabi natin, nasa tao na tayo, immune na tayo sa sasabihin ng iba. Wala na akong pakialam kung anong sabihin, insultuhin mo, o wala na akong pakialam. Kasi alam ko, I'm not here to please you. I'm not here to impress you. I'm here as a good news, and I'm here also as a warning. Good news ako sa'yo, ganun natin. Pag nagtawa kayo ito, dapat itong pakiramdam mo. Lalo na pag nagtawa ako sa mga mahal mo sa buhay. Love, sasawa ko. Tatay, nanay. Ganun dapat ang pili mo eh. Ako, magandang balita para sa iyo. Pag tinanggap mo, pinaniwalaan mo mga sinasabi ko sa iyo. Pero pag ito tinanggihan mo, ako ay isang nagtakapagbabala sapagkat pinabalaan kita. Malamang mag-asawa lang tayo sa mundo ito. Malamang magulang lang po kayo sa mundo ito. Malamang anak lang kita sa mundo ito. Ganun dapat ang pakiramdam natin pag nagdadawa tayo ng mga kapatid. Kaya huwag natin huwag tayong masyadong mag-focus sa buhay natin na ang ginagawa na lang natin ay to impress other people. Sabi nga ni Propeta Muhammad sa salam na whoever seeks knowledge in order to compete with the scholars. Kaya pala nag-aaral ka para lang makipag-compete ka, makipag-pagalingan ka sa ibang ulama, sa ibang pangustad. Mag-aaral ako ng sulutin. Para patunayan ko mas magaling sa kanila. And to debate with the foolish, makipagdebate ka sa mga hamal. Eh kailangan pala ng aral para makipagkompetensya, para lang makipagdebate, makipagkompete sa mga ulama at makipagdebate sa mga hamal. At to draw people's attention para hamaan ka. Yun ang intention mo. Yun ang layunin mo. Kaya ang aral, Allah will put him into the fire of heaven. Kita mo. Eh, mahalaga yung intention eh. Mahalaga ito eh. Diba? Ano yung ginagawa mo? Ito ba para kay Allah? Kaya lang,
Paminsan, kaya nga may mga tumatayo na yun, Allah, tanggapin mo itong ginagawa ko. Kung ako man mo'y nagkakasala ng riya, pagpapakita ng tao. Siyak, pagtatanggal sa iyo. May mga inwardly, sa loob, na ikaw lang nakasala, alam mo, kunwari ka, outwardly, consciously, or unconsciously, O Allah, patawarin mo. Patawarin mo. So, linisin natin ang ating mga puso, mga kapatid. Let go attachment. Alisin natin yung masyadong matasarayo sa isang bagay. Kapag nawala yun, you feel completely empty when you lose it. Kapag masyado kang nakatas dito, gustong-gusto mo ito, mahal na mahal mo ito, pag nawala ito, wow! You feel completely loose. You feel completely empty. Pag nawala yung isang bagay o sino pa man, masyado kang nakatas sa kanya. Naramdaman niya ng mga sahaba. Masyado silang nakatak sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun na yung kanilang siyempre, mahal na mahal nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapayaban ang misis, karoon lang ang pagkakataon na yung mga tabiin at ang mga sahaba nagtanong. Nagtanong ang mga sahaba, alam nyo, kung kami, sa panahon ninyo, nandun na buhay kami, kung kami, nakapiling namin ang Rasul. Bubuhangin namin siya. Ganun sila ng mayaman. Sinagot sila ng sahaba. Alam nyo kami, pinatay namin ang magulang namin dahil sa susubay sa susubay. Pinatay namin ang kamag-anak namin. Nagmamayang namin dahil sa natamihingin. Ang ibig sabihin yun, huwag kang magmalaki. Huwag mo sabihin na mas mahal-mahal Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yung kamahal-mahal naming magulang, nagtago kami sa gitna ng battlefield sa jihad ay sa gilid niya. Hawak ang sispada ang kaharap ko magulang ko. Nagnagamit ako ng magulang ko dahil sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayo na ang magmamayagang na masigit pa natin ang mahal ng Propeta ng Kama sa sasama. So, naramdaman niya ng mga sama. Too much attachment to Propeta ng Kama sa sasama. Kaya, nung namatay ang Propeta ng Kama sa Allah sa jadyo, they feel his emptiness. Kaya kasi ang sabi ko, ayaw niya, hindi niya matanggap yung katotohanan. Pag meron nang nagsabing patay na yung Propeta Muhammad, titig pa si Kongle. Sakalin niya eh. Hindi matanggap yun eh. Yun ang mga reaksyon niya eh. Yung denial. Eh kaya yan, sabi mo, ako baka sintik, Radiyallahu anhu. Amen. If you have been worshiping Muhammad, they know that Muhammad is dead. But if you have been worshiping Allah, they know that Allah is sleeping and never dies. So, huwag natin masyadong patas ang ating sarili sa kanino pa man o sa kanino pa man. Let go of your fears. Alisin natin ang takot. Pangamba, yun ang nakapagpapanan. Kaya hindi mo maranasan sa kahayahay ang buhay, hindi natin maranasan sa lumigaya na binibigyan naman tayo ng Allah na lumigaya. Kasi may takot ka eh. Ang problema sa takot mo, illusion yung takot mo. Bakit natatakot ka sa future na hindi mo pa nakikita, hindi pa nangyayari, napapraning ka na, natatakot ka na. May mga tao ganyan. Makugugulo ng mundo. Next year. Kaya yung action niya, para na siyang praning. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا
ba nagbibigay ng takot sa inyo kasama ng kanyang kamangha at ang kilig? Kaya huwag kayong matakot sa kanila, pagkos sa akin kayo matakot kung kayo na ay mga mananampalataya. And we sabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang matakot, tayo matakot, huwag tayo magpadala sa takot. At yung takot na yun ang nagiging dahilan upang hindi natin maranasan sa kahayahayang buhay na pinangako sa Allah. Ang uli, let go of living up to others' expectation. Feeling others' people's opinions is something that truly stands in the way of our happiness. If anyone seeks our satisfaction at the expense of people's anger, kita mo, gusto mo malulot si Allah at the expense na magagalit sa iyong tao, Allah will be pleased with him and will cause people to be pleased with him. May mga tao kasi ang nabubuhay sila, ang gusto nila, they are expecting others. In other words, ginagawa nila yung mga bagay kasi masyadong lang iniintindi yung sasabihin ng ibang tao. Kaya conscious ka, nag-iingat ka, ayaw mong gumawa ng kapalpakan kasi iniintindi mo parati yung sasabihin ng ibang tao. Ha? Kaya, ako compromise pati ibagin. Meron tayong nakilala dyan sa kabilang mall. Kaya nalaman natin, babae po siya. Siya po may 12 hours na yung trabaho. Hindi siya nagigigyan. Hindi siya nagsasasa. Tinanong natin, kasi trabaho, itong trabaho. So, why? Because he wants to please her boss. To the extent na what? To displease her Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang paraming naisip niya, yung sasabihin ng ibang tao. Paraming ganyan. And lastly, stop blaming ourselves. Di ba? Huwag natin masyadong ng tao, okay, aminin natin ang kapalpakan, pero yun, tama na yung sisisi mo ng sisihi yung sarili mo sa mga pagkakamaling na ganap. Tama na! Huwag ka na magpakalipin sa pagsisi mo sa sarili mo. Ganun din eh. Nararamdaman ko ng mga sisiyal natin. Nararamdaman ko ng isang babae na iwalay ng kanyang asawa. Bakit ganun? Mabait naman ako. Maganda naman ako. Parati ko naman siyang sinalampin. Bakit ganun? In spite of that, hiniwalaan ako, hindi na makamumun. Kasi siguro may diferensya ako. Kasi may stop blaming ourselves. Ganun din tayo, mga lalaki. Kaya nga rin nababalitaan tayo ngayon, na because of that, keep blaming yourselves, nabubuhay ka, yung buhay mo, parati mo nang sinisisi yung sarili mo. E meron ka nababalitaan eh. Kinikitin na nila kanilang buhay. Kamakailan lang, few days, pinatay ng kanyang sarili ang tatlong anak. Dahil lang iniwan siya sa kanyang asawa. Too much attachment to his wife. And always blaming himself sa mga nangyari sa buhay. Napakahirap niya. Yung pinakamahirap natin. To forgive yourself. Matuto tayo yung patawarin na natin ang ating sarili. Aminin natin ang pagkakamali, pero we have to move on, brothers and sisters. We have to move on. Huwag na natin masyadong sisihin ang sarili natin. Learn lessons from one mistake that we have done. So ito ay mga pagpapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na may makinabang tayo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ان الله عن قبول بشرنا لك الله ان قمنا لحد من الله ما خبرتي Napakinggan natin kung paano tayo magkakaroon ng kahayahayang buhay. Ito'y pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.
gawin ang pagandang natin ito. Ito'y pangako niya sa atin, sa mga sumasampalbayan, lalaki at babae, gumagawa ng kabutihan, bibigyan ko pa sila ng kaaya-ayan ng buhay. Karapatan natin na lumikaya din naman sa mga ito. Magkagayon naman, kapatid, hindi ito ang tahanan natin upang makamtan natin ang tunay na kaligayahan. Tama, may mga pagkakataon, pinapayagan tayong lumigaya, pero huwag kang mag-isip na yung kaligayahan niya ay walang katapusan. Maligaya ka ngayon, mamaya iliyak-yak. Masaya ka ngayon, mamaya malulungkot ka. Sapagkat itong mundong ito, talagang designed to break our hearts. Hindi mananatili, wala dito yung kaligayahan, quality na fiha ka. Upang manatili tayo sa kaligayahan, wala matapusan. Hindi po ito yun. Hindi po ito yun. Kaya-kaya mo ay kontento tayo sa sarili natin kung ang masasalan sa mga biyaya na ibinibigay mo sa atin. Parati tayo nagpapasalamat, parati tayo nagpupuri. At higit sa lahat na minigit tayo na kapagpapatawagan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa-patawagan tayo sa mga pagkakasala natin, sa mga nagawa natin, mga pagkakamali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa amin rabb tanqabbal minna wa ito wala salamin tulay na ikaw na ang aqabim ang nakakaalam. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين امين رب فتوارينا امين سبحانك فكفرنا امين واتسامحنا pagmamalabis sa nagawa namin patatagin mo ang aming mga paa at tulungan mo kami laban sa mga lumangging sumampalataya. O Allah, huwag mo kaming mapanarutin kung kami man ay nagkamali o kami man ay nakalimot. O aming Rab, huwag kang magpagawang sa amin ng isang pabigat na gaya na ibinigay mo sa mga nauna sa amin. O aming Rab, huwag mo kaming pagpasanin sa anumang hindi namin kaya pasanin. Magpaumanhin ka sa amin, magpatawad ka sa amin, at maawa ka sa amin. Ikaw ay ang aming tagapagtangkili, kaya iadya mo kami laban sa mga taong tumanging sumampalatayan. O Allah, napapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapalag, mga biyaya na ibinibigay mo sa amin. Patuloy kang magbausan ng mga pagpapalag, mga biyaya, sapagkat kami ay umaasa lamang sa iyo. Ingatan mo kami sa mga mga mahal namin sa buhay. Nagpapahukop kami ng napsay dahil po sa mga masakit na mangyari sa aming pamilya, sa aming karyarihan. Ilayo mo kami, ingatan mo kami dahil po sa mga sakuna, aksidente, dahil po sa mga masamang tanda, masamang isipan ng tao na maaaring makapinsala sa amin. Ingatan mo kami sa bawat sandali, sa bawat sakit, sa bawat kisipan. O Allah, dinadalangan namin sa iyo na iyong palakasin ang jamaa po ng Masjid al-Burhan. Palakasin po ninyo ang jamaa ng Masjid al-Burhan. Palakasin po ninyo at ilagay po ninyo sa aming mga puso at pagmamahalan sa sasakisang bilang mga kapatid sa pagmamalataya ng Masjid. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.